Hello netizens, isa na namang magandang umaga ngayong June 12, araw na kalayaan dito sa ating bansang Pilipinas. At sa mga nanonood ng aking Ines Vlog, napanood nyo na siguro yung first installment ng Dr. Nico Yaino, Discovery of Facts and History. Sa mga hindi pa nakakapanood, umaasa ko na bubuksan nyo ang aking channel at maging bahagi kayo dito sa forma ng social media ang YouTube. Review muna tayo. Naging paksa natin ang pagkakaroon ng memes noon pang mga early 19th century. At syempre naman kaakibat nito ay ang pagkakaroon ng terminong trivia. Ano ba ito? Saan ito nagmula at ano ang kahulugan nito? Yan ang ating aalamin dito pa rin sa Dokyo ni Kuya Ino, The Discovery of Facts and History. At tutulungan na naman tayo ng malayang encyclopedia. Ito ay binabasa ko sa wikang Ingles at ating pagsusumikapan na i-translate ito sa ating vernacular language, ang Filipino o Tagalog. Ang trivia, ang singular nito ay trivium. Ito ay inuugnay sa artes liberales, salitang Latin na ang gustong sabihin ay grammar, logic at rhetoric. Ito ang mga tema sa basic education, foundational ng quadrivia ng higher education. At ang mga material ng basic education ay isang mahalagang building block para sa lahat ng undergraduates. Sa mga sinaunang Romano, ginagamit ang trivia upang isalarawan ang isang kalsada na nagsanga sa dalawa. Ang trivia ay nabuo sa pamamagitan ng 3 o 3 ang gusto sabihin at ang biyae o via ay mga kalsada na ang literal na kahulugan ay ang tatlong kalsada. At ginamit ito bilang pampublikong lugar kaya ang kahulugan nito ay commonplace. Patuloy tayo. Naibahagi ang katagang trivial sa mga Ingles noong 15 hanggang 16 na siglo kung saan naimpluensyahan ng pang-uring Latin. Noong 15 siglo, ibinahagi ni Ranulf Higden ang katagang arte trivial kung saan tinutukoy ang trivium ng liberal art. Ganon din ito sa trivial distinction bilang tatluang bahagi. Ito ay kaugnay rin sa paggamit ng termino sa pamamagitan ni Arnubius. Kinalaunan sa mga gawa ni Shakespeare, ginamit din ito bilang kahulugan ng payak na lugar, hindi mahalaga o hindi dapat pansinin na bagay. Ginamit din ang trivia bilang pamagat ni Logan Purcell Smith noong 1922 sa pamamagitan ng kanyang mga aklat na More Trivia at All Trivia noong 1921 at 1933. Ito ay koleksyon ng maikling paksa tungkol sa moralidad o aforismo or aphorism. Sa pangalawang aklat, noong namang 1960s, sinimulan ni Ed Goodgold isang manunulat ang pagkakaroon ng paligsahan tungkol sa trivia sa tulong naman ni Dan Karlinski. Ito ay dokumentadong casual parlor game na trivia sa Columbia Daily Spectator na nalimbag noong 5 ng Pebrero 1965. Mayroon ding board game na Trivial Pursuit na isinapubliko noong 1982 at naging uso ito sa Estados Unidos de America sa loob ng maraming taon. Ngayon naman, ang pinakamalaking trivia contest ay ginagawa doon sa Stevens Point, Wisconsin sa USA sa University of Wisconsin Stevens Point. Sa pamamagitan ng college radio station na WWSB 89.9 FM. Ang dalawang pinakamatagal o pinakamahabang trivia contest sa buong mundo ay ang Great Midwest Trivia Contest sa Lawrence University at ang Williams Trivia Contest na nagsimula noong 1966 o 1966. Sa University of Colorado Trivia Bowl naman, karamihan sa mga sumasali ay ang mga mag-aaral kung saan itinatampok ang Single Elimination Tournament doon sa GA College Bowl. Karamihan sa mga magagaling na trivia players ng Amerika ay nakasali na rin sa pang-telebisyon na game shows na Jeopardy at Who Wants to be a Millionaire. Sa mga nakaraang taon, ang nasabing patimpalak ay ginagawa sa pamamagitan ng round robin competition format at dumaraan pa rin sa regional qualifier para sa TRASH o Testing Recall About Strange Happenings.
Ngayon, bago mag-pandemic, maraming inuman o bars at kainan o restaurants ang nagkakaroon ng lingguhang trivia night upang makakita maraming customer, lalo na kung darating ang Biyernes at Sabado o kaya weekends. Isa pang paligsahan na sinasadyahan ng mga high school at college students doon sa US ay ang quiz bowl tournaments, na kung saan mayroon din itong katumbas na paligsahan sa Canada sa pamamagitan ng Reach for the Top. Kasali na rin dito ang National Academic Quiz Tournaments na inilunsad noong 1996 o 1996 na siya nagbibigay ng mga katanungan sa mga contestants sa high school at college level tournaments doon sa Hilagang Amerika. Maraming halimbawa ng trivia na ibinabahagi ngayon sa social media. Ang ilan sa mga ito ay narito na. Ibabahagi ko rin dito sa Dokyo ni Kuya Ino, Rediscovery of Facts and History. Maraming mga impormasyong tinatawag na trivia, maliliit na bagay na karaniwan ay hindi napapansin ng maraming tao. Pero mahalaga pa rin na mapag-aralan natin dahil ito ang pinagmumula ng mga malalaking bagay na nakakapekto sa karamihan tao. Sana naman ay may natutunan kayo at dagdag na pagkaunawa sa mga bagay-bagay na may kaugnayan pa na sa mga malalaking kaganapan dito sa ating bansa at sa buong mundo. Iyan po ang trivia dito pa rin sa Dokyo ni Kuya Ino, Rediscovery of Facts and History.